Hello guys! Kumusta na? As usual, alam ko nakikita niyo ako ngayon kaya alam niyo na kung anong gagawin ko. So ngayon, hindi ako naka-live kaya naman naisipan ko na ito, as usual, huhugo tayo. Pero ngayon is hindi yung actual. Meron kasi din akong page guys. So yun, nasabi ko na yun dun sa dati kong video. Pero ngayon, kung sakali na magustuhan niyo ito, ayan, pwede nyo yung ano puntahan. Ayan. So, ayan. So, magbabasa ako dito. Tapos, after nito is magbibigay ako ng parang short definition nun. So, ayan. Kailangan natin seryoso ang mukha. Hindi mo na pwede yung hagik-hik na lagi nyo nakikita sa akin, di ba? So, ito. Start natin. Konti lang to. Konting oras lang to, guys. May dalawang dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan. It's either nagpapakatanga sila sa pananakit ng iba o umaasa sa mga bagay na wala naman talaga. So alam niyo yon, yung tipo na pinupush mo pa rin yung sarili mo sa mga bagay na alam mong malabo na dahil nakakakita ka pa rin ng chance na baka naman pwede pa, di ba? Pero sa dulo, wala naman talaga. So yun, doon tayo sobra-sobrang nasasaktan sa dulo, di ba? Kasi sobra-sobra tayong nagmahal. Pero hindi naman natin masisisi, di ba? Tapos, kung lagi na lang tayong nasasaktan, iwasan na lang natin ang magtinginan. Kaya ko pala namang tiisin ang aking nararamdaman. Oo na, malaya ka na. Yun yung tipo ng bagay na kayong dalawa pa, pero nararamdaman mo na na lumalayo na siya sa'yo. Parang tipo na hinihintay na lang niya na ikaw yung sumuko, ikaw yung lumayo sa inyong dalawa. So dahil mahal mo siya talaga, alam mo hindi na siya masaya. Yun yung great love dun eh. Pinakawalan mo siya. Sinabi mo sa kanya na sige na, malaya ka na. Ang sakit-sakit, di ba? Pero mas mabuti na talaga yun na matuto ka na magparaya. Kasi sa dulo naman, alam natin na may ibibigay din sa iyo ang Diyos na tamang tao. So ang dapat mo lang gawin is bear the pain. Tapos, ayun, try to move on. Madaling sabihin, alam ko, mahirap gawin yan. Pero alam mo yung walang sugat na hindi gumagaling, di ba? Mas okay na yung masaya siya sa iba kaysa naman ikaw lang yung masaya pag nasa'yo siya. So, ito na nga yun. Parang sumagot lang siya dun sa isa na tipo na parang kayong dalawa pa. Ayaw kanyang masaktan, di ba? Pero hindi niya talaga sinasadya na mahulog siya sa iba. Sa bagay, hindi natin minsan kasi masisisi yung tao kung talagang dumating yung time na makita niya yung halaga ng iba tapos makalimutan tayo. Hindi kasi natuturuan ng puso. Minsan kusa-kusa na lang yan na ano na tumitibok sa iba. So kung nakita mo naman na ganun, sana kayanin mo na pakawalan siya kasi tulad nga ng sinabi dito na mas masarap pa na makita mong masaya siya sa iba kaysa dun sa inyong dalawa na ikaw na lang masaya at alam mong napipilitan na lang siya, diba? So maging malawak sana yung isipan natin. Masarap magmahal ng taong kahit wala kayong relasyon, pinaparamdam niya na masaya at kontento siya sa inyong sitwasyon. So, minsan halimbawa nito yung mga pagmamahalan na pinagtagpo sa maling pagkakataon, di ba? So, yung tipo na mahal niyo ang isa't isa, pero alam niyo na hindi pwede, alam niyo na bawal. So, parang ginagala niyo yung nararamdaman ng isa't isa pero hindi niyo pinangangalandakan na mahal niyo ang isa't isa. May mga ganyang sitwasyon talaga guys kasi nga mapaglaro talaga ang puso. Minsan matututo tayong mahulog sa mga taong hindi naman dapat. Pero walang makakapagsabi kasi ng mga bagay. Basta ikaw dapat alam mo sa sarili mo na
alam mo sa sarili mo kung kailan ka kakapit at kung kailan ka bibitaw, di ba? Kung naroon ka naman sa sitwasyon na alam mo na mahihirapan ka, hanggang kaya mo, pigilan mo, di ba? Madalas, hindi lang malulungkot na memories ang nagpapaluha sa atin, kundi ang masasayang alaala na alam natin hindi na mauulit pa. So, ito, applicable to dun sa mga, ano, dun sa dalawang tao na naghiwalay. Tapos yung isa na fall out of love. So, yung isa mahal na mahal niya pa. So, pag naaalala niya yung mga panahon na masaya sila, so, sa halip na maging masaya siya, luluha siya kasi alam niya na imposible na maulit pa yun dahil ngayon may mahal ng iba yung mahal niya dati, di ba? So, halos pag nabroken ka kasi, halos pare-parehas lang talaga yan. Iba-iba ng sentence kung paano i-describe. Pero, pag inano mo sa utak mo, pare-parehas lang din sila ng sinasabi, di ba? Last na to guys, ito, minsan hindi sapat ang magmahal ka ng sobra at ibigay mo ang lahat ng kaya mo. Dahil minsan kapag napatapat ka sa walang puso at di alam ang salitang halaga, nagiging walang kwenta ang ipinuhunan mo ng sobra. So yan, talagang minsan may mga tao na napapapasok sa mga abusive relationship, diba? Yung tipo na dahil mahal na mahal niya, okay lang sa kanya gamitin siya. Dahil mahal na mahal niya, kahit pa ulit-ulit na ginagawa sa kanya yung pananakit, wala siyang pakialam, di ba? Basta ang mahalaga sa kanya, kapili niya. Pero ang pinakamasakit na punto doon is, habang nagpapakatanga siya, yung isa naman nagpapakasaya sa iba, tapos pag sawa na ulit dun, babalik sa kanya. So, sana talaga tayo bilang nagmamahal, malaman mo din kung paano mamahalin ang sarili mo, kasi walang ibang taong magpapahalaga unang-una sa'yo kundi ang sarili mo mismo. Kung ikaw na hindi mo kayang pahalagahan at mahalin ang sarili mo, paano pa kaya ang ibang tao? So, bago tayo dapat magmahal, alam ko na mahirap. Mahirap itong isa buhay, pero tingnan natin yung paligid natin. Tingnan natin yung mga consequences ng pagmamahal. Kasi yung iba minsan kaya ayaw na magmahal kasi nga madami na silang heartache na nararamdaman. Pero alam nyo, para sa akin, huwag kang matakot magmahal. Basta dapat pag nagmahal ka, expected mo na yung bagay na sa dulo, hindi kayo permanente. So, kung maging forever mo talaga siya, mas mabuti, di ba? Kung hindi, at least expected mo na, hindi ka na, masasaktan ka man ng sobra, pero kaya mong bumangon sa umaga na wala na siya, di ba? So, yun guys. At eto, si Madam Hugot, si Madam Sunflower na naman, ay nagsasabi ng salamat sa inyo, sobra-sobra sa lahat ng suporta na nakukuha ko sa inyo. Hindi nyo alam kung gaano nyo pinatataba yung puso ko. So yun, tinatry ko talaga, tinry ko na gumawa nito kasi kailangan ko ding mag-upload ng may ikling video at sana ay tangkilikin nyo din ito kahit na boring. Salamat! Ma!